Ikaw ba ay na-assign gumawa ng party banner para sa iyong kaibigan o kasama? Ikaw ba ay nag-iisip ng paraan kung paano gumawa ng malaking photo print pang birthday banner? Ikaw ba ay nagtitipid at ayaw gumastos ng malaking halaga para magpa-tarpaulin ng banner na isang beses lang gagamitin? Ikaw ba ay naatasang gumawa ng backdrop para sa meeting ng kumpanya? Kung oo ang sagot mo, congratulations dahil matutulungan kita sa problema mo. Huwag mo ding kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mag-like at click the notification bell button para updated ka sa mga video tutorials. Ano ang kagandahan ng paggamit ng tarp papel? Ito ay mabilis gawin at malaki ang maitutulong para mapaganda ang iyong presentasyon sa trabaho man o anong okasyon sa iyong buhay. Ano ang kailangan mo sa paggawa ng tarp papel? Una, bond paper na depende sa gagamitin mong size. Pangalawa, laptop o computer na mayroong Microsoft Excel na naka-install. Pangatlo, dapat may printer ka. At ang huli ay ang gunting at pangdikit. Simulan na natin ang paggawa ng tarp papel. Step number 1. Ihanda ang mga larawan na iyong gagamitin para sa tarp papel. Step number 2. Buksan ang Microsoft Office Excel. Ayusin ang size ng bond paper. Tandaan ito, ang size ng bond paper ay depende sa stock na mayroon ka. Ito man ay long bond paper, short bond paper o A4 size bond paper. Ang gagamitin ko sa tutorial na ito ay long bond paper size na 8.5 by 13 inches. At ang margin na depende din sa'yo. Ito din ay naka-landscape orientation dapat o kaya naman ay portrait orientation kung lengthwise printing. Number 3. Hanapin sa setang sa ibaba ang mga icon. Ang mga icon na ito ang magpapakita ng mga bilang ng mga pages na magagamit mo sa tarp papel. Ayan, nakahanay na ang mga pages ng bond paper. Step number 4. Tumingin sa itaas na option. Click ang icon na insert picture. Buksan ang folder kung saan nakasave ang nais mong larawan na gagawing tarp. Step number 5. Alamin mo ang sukat ng nais mong tarp papel. Gaano ba ito kalapad o kalaki dapat kapag naging tarp papel na? Bibigyan kita ng tip. Ito ay simpleng math lamang. Kung ikaw ay na-assign para sa office presentation at dapat ito ay malaki ang sakop. Ang dapat mong gawin ay sukatin ang pader o space na pagdidikitan. Pwede mo din itong tansyahin. Halimbawa ay sakop ng laki ng whiteboard sa office. Ilang kayang long bond paper ang sasakop dito pa lang? At ilan kayang bond paper ang sasakop dito pa tayo? Sa aking tansyaw, kung ito ay naka-landscape siguro ay kailangan ng 7 bond paper pa halang at 4 bond paper pa tayo. Step number 06. Dahil nakampute na natin ang bilang ng bond paper na kalalabasan na tarp papel, ang picture na gagamitin ay dapat ay stretch. I-click ang picture at i-drag ang corner nito sa 7x4 bond paper na equal sa 28 na pages. Step number 07. Hanapin ang button for printing. Maaari ding pindutin ang Alt plus letter P sa keyboard para lumabas ang printing option. Ang mahalagang paalala bago mo ito i-print ay i-check ang preview ng bawat page. Dapat ito ay mukhang piraso ng nais mong i-print o mukhang puzzle.
option ay nakabase sa size ng page at orientation kung landscape o portrait. Ngayong okay na, i-click ang page setup. Ang number ng pages na dapat ay print. I-type ang 1 to 28. I-click ang print. Hintayang matapos ang pagpaprint ng larawan. Buuin ang mga larawan. Gamitin ang gunting at pandikit para mabuo ang nais mong kalabasan ng iyong tarp papel. Maraming salamat. Sana ay natulungan kita. Huwag kalimutang i-like at i-share itong video para madami tayong matulungan. Subscribe!